Good day mga Park. Oy, so welcome back sa aking YouTube channel. Guys, so nandito ulit tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Bike Planet. May kawayan brand. So magbabike check na naman tayo dito guys ng napagandang mountain bike. So mountain bike na ibabike check natin guys. Ayun, pwede kong sabihin na entry level. Ayan, so sa mga naghahanap ng mountain bike dyan na medyo upgraded ng konti at naghahanap kayo ng yung hindi na wala na kayong papalitan na parts, ayan, tamang-tama sa inyo ang video na to guys kasi magbabike check tayo ng ganong katangian na mountain bike. Ang ibabike check natin ngayon guys ay mata ng Fox. Fox ay Race Pro. So R-E-I-Z Pro. So akalain nyo karera yan ha, Race Pro. So ang ganda nito guys, promise. Mapapasanood ka dito. Ayan, so wala na tayong intro. Simulan natin ang bike check video. So ayan guys, ang ating bike check ay nagpaalam bigla no. So ayan guys, ang ating iba bike check na Fox ay Race Pro. So sisimulan natin guys sa kanyang frame. Ang frame niya ay small, 16 inches guys. Ayan. So nauuso na guys yung mga ganitong itsura ng frame. So yung mayroon dito ng triangle. Ayan. So by the way, highway guys, ang Fox ay Race Pro na available dito sa Bike Planet May Kawayan branch guys ay 27.5 at 29. So pili na lang kayo guys kung ano yung wheel size na gusto nyo. So wheel size lang naman yung pinagkaiba nun guys. Ayan. Pero yung itsura tapos yung parts ganun pa rin yun. Ayan. So ang ganda talaga guys. So ang kulay nito, itong nasa harapan natin ay black and gray. Mas marami yung black compare sa gray guys, glossy black itong dito sa may left side. Then glossy gray dito sa may upper side. At syempre, itong head tube niya guys, 100 mm lang ang haba. So, ang pinakamaliit or ang pinakamaiksi yata na na-bike check natin na top tube guys, 90. So, maliit lang 'to guys. Ayan. At hindi siya smooth welding. Pero malinis siyang tingnan kahit hindi siya smooth welding guys kasi ang ganda ng pagkakapintura niya. At ang layo ng relasyon, ang layo ng relasyon. Ayan, magkadikit na magkadikit ang relasyon ni top tube sa ani down tube. Haba, mga 120 mm siguro to. Ayan, ang daming uod ng pagkaka-welding dito guys. Oh. Ayan, tapos may parang may mga glitters-glitters pa yung ano niya, pintura niya guys. At syempre yung mga decals dyan, ayan, kinapa ko na yung mga decals guys. Lahat ng decals, yan, nakikita natin, nakakapako yan, lahat yan ay water decals. Itong Race Pro, itong Fox Eye, tapos itong Race Pro sa taas, may Fox Eye dito, may bundok pa nga eh. Tapos may bicycle component, yan, lahat yan ay water decals. Pati dito, ride without limitation, dito Fox Eye, lahat yan, water decals. At ang frame nga pala natin guys, ay made from 6061 aluminum alloy. Ayan, alloy lodi. Ayan, oh. That's, dito tayo ngayon sa top tube, guys. Ang top tube niya dito, oh. Ayan. Hindi siya ganun malapad, guys. Tama lang. Tama lang yung tubo niya dito. Then dito, halos parehas ng size nila. Hindi sila nagkakalayo ng size. At meron na naman dito na support para yan dito sa ating seat tube. Kasi pag wala nito, baluktot yan. Mababaluktot yan. Kaya pampatibay yan. Ayan, pampatibay ng relasyon, no, 'di ba? At ano niya, seat stay, pabilog din pa rin 'to yung tubo niya na mayroong bridge, lalagyan na pa tapalodo at ito bike rack 'to. Tornilyuhan ng bike rack. Ayan, at ang ganda ng dropout niya, guys. 'To. Napapalitan at ito, ang ganda oh. Ang ganda ng design ng pinaka lalagyan ng dropout niya, may butas dito. Ayan, at isa lang yung tornilyo ng dropout niya compared dun sa iba natin nakikita ng dropout. Dalawa. At ang kanyang chainstay, yeah, medyo flat. Medyo paoblong yung shape niya, guys. Ito, paoblong. At syempre hindi mo mawala ang bridge natin dito sa bandang baba. Ito na naman, nakakita na naman tayo, guys, nitong stopper para sa FD. So kung gusto mo maglagay ng FD, malamang na malamang ang ilalagay mong FD ay yung downpull. So ibig sabihin, sa baba hinahatak yung kable. At syempre guys, internal cabling tayo. Ayan, isa, dalawa, ayun, dalawa. Ayan. So saan ba tayo tumitingin? So dalawang internal cabling natin. Itong nakikita nyo na bakante na to, para yan sa FD.
ito ay RD. Itong external na kable na to, guys, ito yung preno sa likod. Ayan. So hindi siya pwedeng ipadaan dito sa down tube kasi yung preno niya nandun sa taas ng seat stay. Eh kasi hindi siya pwedeng ilagay dito. Maliit lang yung space. Kaya nasa ibabaw siya ng seat stay. Darating tayo dyan mamaya, guys. Tapos itong ano niya, yung head tube niya, guys, tapered na may logo ng Fox. Ay, ang ganda, oh. Tapered na tapered. At syempre, integrated ball bearing pa yan. Ang ating headset. Ay, ang ganda nung suspension fork natin, guys. Tapered din. Ayan, oh. Oh. Tapered din yung ating suspension fork. Yung iba kasi na nakikita natin na suspension fork, guys, kapag tapered yung head tube, ginagamitan lang nila ng adapter. Ito talagang tapered, guys. Laki, oh. Hmm. Alloy ang ating arc. Alloy ang arc. Alloy ang crown. Alloy ang lower. Na may sticker na Oding. Ayan, sticker lang niya, guys. Oding. Iba talaga gumawa ang Oding. Ang ganda ng fork nila, guys. Hmm. Smooth na smooth. 32 ang kapal ng ating stanchion. 100mm ang haba na may rubber o-ring para indicator ng inyong pagkaka-bounce. Bounce. At itong manual lockout natin, guys, may fine tuning. Ayan. Hindi lang siya close open. Kasi yung iba close open lang. Ito, pwedeng 1/2, pwedeng 1/4, pwedeng 1/8. Bahala ka kung ano gusto mo. Ayan. At syempre dito, yung lalagyan ng ating hangin. So, dyan bobombahan yung hangin. So, huwag kayong gagamit ng pambomba ng gulong, ha. Mayroon talagang pambomba para dyan. Ayan. Higpitan natin. Baka mawala. So, sigurado yun yung mahigpit palagi. Yan. Yan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, guys, alloy. Wala akong makikang tatak. Oh, wala talaga, guys. Inikot ko na. Ayan, alloy yan. Ball bearing type pa siya, guys. Kung, ayun, tama, ball bearing pa ako. Ball bearing pa nakikita ko. At quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tama ba? O 2, 4, 6, 12, 14, 16. Ay, nawawala tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes ang ating hubs. Kung ako papipiliin, guys, kung quick release or threaded, dun ako sa threaded. Bakit? Solid kasi yun, guys. Solid yun. Buong-buong bakal yung ano nun, yung axle nun. Pero kung malayuan ka, guys, maganda ang quick release kasi madaling magbaklas. Mamumblema ka kasi ito sa, guys, sa threaded kasi wala kang pang baklas. Ayan. So, matibay din naman yan, guys. Siyempre, bawat parts, may kanya-kanyang katangian yon. Pipili ka na lang kung anong yung gastong mong katangian. Pero since this is intermediate or sabihin na natin entry-level bike, sure na sure ako na gagamitin nyo to in long ride. So, tamang-tama yung quick release. Ayan. So, madali kayong magre-repair ng gulong. At syempre, ating spokes ay made of bakal. Yan. So medyo nahirapan tayong magnetin kanina yan. Yan. Akala nga natin, guys, stainless eh. Pero bakal yan. Yan. At syempre, ang ating double wall rims ay made of alloy na mayroong groove pa rin yan. Yan. Sabi nila, reflectorized daw yan. Pero hindi ko pa natetesting. 20mm ang lapad niyan. At ang gulong natin, guys, pa-comment naman, guys, kung skin wall to or gum wall. Nalilito talaga tayo sa kulay niyan eh. Ayan, at ang gulong niyan ay compass. May compass ka na, may gulong ka pa. So, hindi ka maliligaw pag gamit mo yan. O, diba? At ang size niyan, nawala. Nagtago sa akin. 29x2.10. So, itong gulong na to, guys, pwede to sa putikan. Ang lalaki ng specs niya, guys, oh. So, kapit na kapit ka sa putik nito, guys. Lalaki, oh. O, diba? Ang ganda to pang trail-trail, guys. Yan, oh. Ah, by speaking of trail, may nakalagay dito, guys, pa kanyang air suspension fork. Ito daw ay pang cross-country lang. All mountain. Huwag gagamitin sa jump, sa dirt, sa downhill, at lalong-lalo na huwag mong i-re-remodel. Pag sinabing i-re-remodel, guys, i-modify mo yung suspension fork. Hayaan nyo na yan. Ayan. Na-engineered na ganyan ng design yan eh. So, hayaan nyo siya. So,
Kasi pag ni-remodel niyo yan, mawawala integrity ng ating suspension fork. At syempre dito sa likod guys, ganun pa rin. Alloy ang ating hubs. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes ang ating alloy hubs. Na wala pa rin ako nakikita ng tatak guys. Wala. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na reflectorized daw. Yan, hindi ko pa kasi nate-testing guys eh. Yan. At syempre, compass na gulong na 29 by 2.10. Ayan, so pare ko, dito tayo sa ating cogs. Pakinggan natin yung cogs. Yung cogs niya guys, may tunog na pa rin. Ayan. Yung tunog na brand new bike. Ganun yung tunog ng cogs niya guys. May ganun. Ayan. Ang tatak niya guys ay Sunshine Edze na cassette type. 11 ang pinakamaliit. Then 50 yung pinakamalaki. Laki nito guys. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami. 12 speed to guys. Hindi ka mabibitin. Binti mo ang mabibitin dito. 11 to 15. Laki nito. At syempre, Senza RX12. Ang ating RD. Ang ganda niya guys. Tapos yung pulley niya. Tingnan nyo. Oh. Ang laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng pulley niya. Pati dito guys. Oh. Pero medyo plastic siya. Kaya nagkaroon tulad tayo ng kanta. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng pulley niya. Tapos YBN ang kanyang chain guys. May gragrasa-grasa pa siya. Oh. Mukhang ka-assemble lang ng ating bike dito guys. At syempre ang crankset natin. Sulane. Ayan. Sulane SLM. M lang alam ko dyan. Mountain. New SL siguro Sulane. Ayan. 170mm ang kanyang crank arm made of alloy. Removable chainring. Square tapered. Alloy ang ating chainring na aluminum 6061T6. 34 teeth yan. At 104 BCD. Wow. Kompleto ang detalye nito. Sealed bearing ating BB. Buti pa ang guys. May BB guys. Ayan. Yung nanonood, wala pa. Hahanap ng BB yan. No? At syempre, ang ating seat clamp, ayan, ay made of alloy na may mata. Mata. Ayan ang ating seat post. Ayun, may setback ang ating seat post na gawa sa alloy na may tatak na pax ay 31.6 ang taba. Ang taba, oh. 350mm ang haba. So, sa mga mahilig sa mahaba. Ayan. At ang ating pedal ay plastic. Ayan guys, lapitan natin. Oh, plastic. Hard plastic to guys, ah. Ayan. Matibay din yan. Hard plastic. Tapos ball bearing type pa yung ating ito. Ball bearing. Ayan. So may video tayo guys kung paano mag-maintenance yan. Ayan, panoorin nyo. At syempre, ang upo natin ay Fox Eye. Pangaray-ray itong upo na to guys. And napakahaba nito. Haba talaga guys, promise. Tapos meron ditong pwede na to guys. Dadaluyan na to ng ano mo, ihi mo pag naihi ka na. At itong laki ng hiwa dito. Oh. Sisingo yung utot mo dyan. Oh. Di ba? At makitid ang ating pisngi. Yan, makitid. So kahit pa paano, marerelax ang puwet mo dito. At pag naupon mo to guys, nakalabas to. Sure ako nakalabas yan kasi ito lang yung puwet mo. Oh. So lalabas yan. Tapos, tigas ng pong guys. Matigas. Yan, makapal na matigas. Ayan, oh. At dito tayo guys sa handlebar. Uy, ang haba. 730mm. O, di ba ang haba, guys? Made of bakal. Low rise. Ayan. Low rise siya. Medyo nakita ko nakaganon dito. Parang bend. Kaya ako nasabing low rise. Tingnan natin kung may setback. Wala. Straight na straight, guys. Unat na unat. Ayan. Tapos, 85mm ang ating kama of stem. Na may tatak na fox eye. Made of alloy yan. Na mayroon dalawang spacer. 1, 2, 10mm, 5mm. Yung spacer, yung dash cover niya guys, alloy. Ayan, alloy nga. Kinikis-kis ko eh. Ayan, at ang ating top cap, alloy din na may K. Ano kaya yung K na yan? K, di ba? Tapos, naka-hydraulic brakes tayo guys, na Logan. Ayan, preno to ni Wolverine. two finger siyang guys, nitong ganda nito. Pwede kaya ito ipalit sa MT200 ko. Yung lever lang, ito lang, two finger. Mas safe kasi guys, mas maraming daliri sa grip, mas safe. Ayan. Uy, speaking of grip, goma yung ating grip guys. Gomang goma talaga siya. Ayan, pag nahawakan mo,
At syempre, ang ating shifter ay Senza RX 12. So, tingnan natin kung ano. Push, pull. Ayan. Ayan, maganda sa shifter, guys. Push-pull siya. Hindi kagaya nung L2 ko, push-push lang. Ito, push-pull. Push-pull. Ayan. So, bawian lang siya, bawian. Siyempre, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-1-by lang yan. Pero, pwede mo siyang lagyan ng FD. Ayan, ang sarap ng preno ng Logan, guys. At siyempre, punta tayo sa kabilang side ng bike. Okay, guys. Ito yung kabilang side ng bike. Siyempre, titingnan natin dyan ang rotor. 160mm na rotor. Ayan, pangkaraniwan ko nakikita yung design na ganyan sa mga built bikes na binabike check natin. At syempre, dahil aluminum ang ating lower, yaan ay naka-post mount na ang caliper ay gawa ni Logan. Yan, si Wolverine niya. Makailan ko kaya makikita, papalitan yung pangalan na Logan, lalagay Wolverine. Pinalitan, ano? At syempre, sa kabila naman, naka-IS mount. Hindi siya pinost mount kasi nilagay siya dito sa taas ng seat stay. Yung masikip dito, sikip talaga siya, guys. Kaya hindi siya mailalagay. Naka-adapter siya, ganun pa rin, 160mm na rotor. At nakakalimutan natin, hindi ko nasabi ko kanina, may bridge dito sa may chainstay. Nakalimutan ko kung nasabi ko ba o hindi. Pero sasabihin ko na rin, ayan, meron siyang bridge dito. At sa kabila, guys, square tapered, kitang-kita. Ayan, ang ano ng clearance niya dito, guys, siguro mga 5mm yung lang clearance niya. Clearance nung crank arm dito sa chainstay. Ang lapit lang. Ayan. So, ito. Meron siyang lalagyanan, guys, ng malamig na beer. Palagi ko wala na tayo nakalimutan dito, guys. Sulya pa natin dito. Thumbs up tayo rito, guys. Sa mga naghahanap ng entry level na mountain bike, tamang-tama sa inyo to, guys. So, ayan, mga paregoy, ang ating bike check ng ating FoxEye Race Pro. Ayan, guys, available ito into 27.5 at 29. Ang 27.5, guys, ay 14,950 pesos at ang 29er ay 15,950 pesos. So 1,000 difference yung 27.5 at 29. At syempre, guys, meron silang freebies na helmet para sa mga mag-avail nitong mountain bike na to. Ayan. So tumatanggap sila dito, guys, ng cash. Ayan, syempre naman. At syempre, home credit sa mga gusto mag-avail ng hulugan. Ayan, so abot kaya na ninyo ang itong napakagandang mountain bike na to. Tama-tama to, guys, sa Pasko. Ayan, no? So ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map. Sa mga gusto mag-avail nito, ang ganda, Didigay tayo, guys. So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Syempre, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi nyo dito sa FoxEye Race Pro. Pero ako nagsasabi, guys, sa inyo, sulit ang perang ipambibili nyo dito. Thumbs up tayo. Ayan. Huwag kalimutan. Pindutin syempre din, guys, ang subscribe button. Road to 7,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Paalam.